makikita mo, Sibila, sasang-ayon ka sa akin. At makikita mo na tunay nga na iba ang pamamalakad dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Mga walang utang na loob ang mga Indio na iyon. Napakaikling panahon pa lamang at ipinagpalit na nila ako sa bagong kura na iyon. Eh, di hamak na mas magaling ako at mas mabait kaysa doon. Pero Padre Damaso, alam mo ba na nung umalis ako sa San Diego, ay mga matatanda lamang ang humatid sa akin? Mga walang kwentang Indio talaga! Pero Padre Damaso, ano naman pong kinalaman yan sa pag-alis ng monopolyo sa tabako? Hindi ka ba nag-iisip? Kabaliwan ang nais ng Madrid na reforma! Naniniwala talaga ako sa Espiritu Santo na ang mga Indio ay walang iba kundi tamad! Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Padre Damaso. Maaaring bumalik ang mga sinasabi at pinaparatang mo sa mga Indio. Anong sabi mo? At marahil kung sino pang mas nagmamalinis ay siya pang mas makasalanan. Tulad na lamang ng pagpupalibing sa isang inosenteng pumayapa dahil sa bintang ng Erehe at Pilibustro. Hindi ba, Padre Damaso? Bukas ka! Walang maaaring magdito sa akin kung ano ang parusa ko na itinan mo! Maski hare o kung sino man ang Poncho Pilato ay wala! Huminahon ka, Padre Damaso. Talalahanin mo tayo na sa bahay ng isang Indio. Oo nga naman, tama si Padre Sibila. Pag-usapan na lang natin ang mga imbento ng Kastila, ang mga pulbura. Magandang gabi sa inyo mga padre. Ganoon din sa inyo mga Ginoo at Binibini. Ikinagagalak kong pakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng matalik kong kaibigan na si Don Rafael Ibarra mula sa Europa. Ikinararangal kong makilala kayong lahat. Ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra I. Magsalin. Magandang gabi sa inyo mga Ginoo at Binibini. Sandali, maaari po bang kayo si Padre Damaso na matalik na kaibigan ng aking ama? Ikinagagalak ko po kayong makilala. Paumanhin sapagkat nagkamali po yata ako. Hindi ka nagkakamali sapagkat ako nga ay walang iba kundi ang magiling na Padre Damaso. Ngunit kailanman ay hindi ko naging kaibigan ang iyong ama. Ikaw na ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ikinagagalak ko makita ka. Tunay ngang napakabait ng iyong ama. Balita ko'y manang-mana siya sa'yo. Lubos ang puri ninyo sa aking ama. Ako tuloy nagdadalawang isip sa kanyang sinapit. Sapagkat hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang nangyari. Huwag mo nang pakaisipin pa. Kung ako sa'yo ay makihalubilo ka na lamang sa mga dalaga at binata rito. Kapitan Tiago, mabutit narito na po kayo. Halina't saluhan niyo po kami. Naku, Crisostomo, sinadya kong pinandaan ang salusalong ito bilang pasasalamat sa Birhen sa inyong pagdating. Kaya maupo ka lamang dyan, huwag mo na akong isipin pa. Don Crisostomo, ilang taon ba kayong nawala sa Pilipinas? Higit 7 taon rin akong namalagi sa Europa, Doña Victorina. Niminsay, hindi mo ba nalimutan ang iyong bansang sinilangan, Don Crisostomo? Matagal-tagal din ng 7 taon. Napakalaki ng posibilidad. Hindi mangyayari iyon. Malimutan ko na ang lahat, ngunit lagi ko pa rin tatandaan ang aking lupang sinilangan. Ano ang nais niyong iparating? Aaminin ko, Donya. Higit 1 taon na rin akong walang balita sa Pilipinas. Ni hindi ko nga alam anong nangyari sa aking ama. Nasaan ka nga ba ng mga panahong yon, Don Crisostomo, at hindi ka man lang nagpadala ng telegrama? Natatandaan ko pa noon nang ako'y kasal kay Tiburcio ay nagpadala ko ng telegrama sa Espanya. Nasa Alemanya po ako sa mga panahon na yun at sa Polonyang sakop ng Rusya nitong huling 2 taon. Kung gayon, may mga nakilala na kayo roon? Wala po ako masyadong nakilala roon sapagkat hindi ako nagsasalita ng wikang Kastila. Maliban na lamang kung nasa harap ako ng konsulado. Kung gayon, paano kayo nakikipag-usap sa kanila? Siyempre naman po ay ginagamit ko ang wika ng ating bansa, ang wikang Filipino. Walang kwenta! Nagsayang ka ng salapi para sa iyong pag-aaral. Sapagkat, maski bata, alam ang sinasabi mo.
Ipagpatawad ninyong lahat kung inakala ni Padre Damaso na ako'y batang musmos pa rin kagaya ng dating madalas silang magsalo ng aking ama. Mga Ginoo at Binibini, hayaan ninyo akong magpaalam sapagkat narating na natin ang pinakamahalagang parte ng gabing ito. Sa ngalan ng Pilipinas at Espanya, at sa ngalan ng kalayaan. Magandang umaga sa iyo, Don Crisostomo. Naway palagi kang mag-iingat at magsilbing aral sa iyo ang sinapit ng iyong ama. Huwag na sanang maulit pa ang napakasaklap na bagay na iyan. Malapit ngang tunay ang loob niyo sa aking ama. Maaari niyo bang ikwento sa akin ang kanyang totoong sinapit? Hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin alam? Ano po ba talaga ang kanyang sinapit? Kung alam niyo ay sana na may ibahagi ninyo sa akin. Batid ng lahat ang nangyari sa iyong ama. Nakulong siya sa isang bilangguan. Namatay sa bilangguan ang aking ama? Sandali lamang, kilala niyo po ba kung sino ang aking ama? Opo, si Don Rafael, hindi ba? Sa katunayan, marami ang nagmamahal sa inyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Wala siyang pinipili sa kanyang tutulungan, maging mahirap man o mayaman. Ngunit di rin maitatanggi na marami itong kaaway dahil sa inggit. Isa kang hangal, Don Rafael! Hindi ka nangungumpisa sa simbahan! Ang dapat sa iyo ay magpunta sa impyerno! Mula noon ay palagi nang pinariringgan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing nagmimisa siya. Ngunit piniling manahimik ni Don Rafael kaysa palakihin pa ang gulo. Hanggang sa sumapit ang araw ng kanyang itinadhana. Nang mga panahong iyon ay may isang kolektor ng buwis na dating artilyero. Ganito lang yan. Ba? Be? Baba! Ah! Aray! Aray! Tama na po! Patawad! Ayoko na! Tama na! Aray! Sa kasamaang palad ay namatay ang kolektor na naging sanhi ng pagkakulong ng iyong ama. Kahit na sinabi na ng doktor na alta presyon ang kinamatay nito. Lumabas ang maraming kaaway ng iyong ama. Mga taong inggit, mga taong sakyo, mga taong ganit sa pagkagalit, mga taong hindi nakamulat sa katotohanan, kaya siya ay pinagbintangan na erehe at pilibustero. Higit pa dito ay pinagbibintangan din siya na nagbabasa ng pahayag ang galing sa Madrid. Nagtatago ng mga litrato at mga sulat ng isang Pilipinong pari na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebelyon.
Nagsusuot din daw siya ng Barong Tagalog at kasalanan din daw niya na siya ay apo ng isang Kastila. Siguro, kung wala ang mga kaaway ng iyong ama, ay hindi siya makukulong. Kahit na humingi ako ng tulong sa iba, ay hindi nilang gustong madamay sa kaguluhan. Kung gayon ay bakit siya namatay? Sa kulungan pa talaga? Kung sanang mas napabilis ang proseso ng demanda, edi sana! Masaya po ako at naging tapat kayo sa aking ama. Ngunit huwag niyo pong hahayaang ito ang makapagpapagabag sa inyong kalooban. Maraming salamat sa impormasyon, Teniente Guevara. Tunay ng anak kanya. O Crisostomo, ikay mag-iingat mula sa mga mapanlinlang na mukha sa mundong ito. Oh, Maria, bakit ka nag-iisa? At bakit tila malungkot ka? May problema ka ba? Wala naman po. Ayos lamang po ako. Mayroon lamang akong iniisip. Gusto mo bang magkwento? O di kaya na may magbakasyon ka muna? Talaga po? Kung ganun ay nais kong pumunta. Maria, nandyan na kaninang pahinihintay-hintay. Maayong gabi, Kapitan. O Don Crisostomo, nandito si... Anong pong ginagawa mo? Tara na! Crisostomo, napadalaw ka. Kala ko kasi ay nakalimutan mo na ako. Dahil sigurado akong maraming magagandang babae sa Europa. Posible ba iyon? Ikaw ang laman na aking puso't isipan sa bawat araw at gabing lumilipas. Sana'y totoo na lamang ang mga tunuturan mong iyan, Ibarra. Kailanman hindi ko na naising magsinungaling sa iyo, sapagkat ang aking mga sinasabi ay galing sa puso kong umiibig ng tapat sa iyo. Kahit kailan ay napakabularo mo talaga. Pero teka, naaalala mo pa ba ito? Di ba't iyan ang sulat na ibinigay ko sa iyo bago ako umalis? Yun nga, at wala nang iba, Ginoo. Napakarami mong dapat ipaliwanag sa akin, katulad na lamang ng kahilingan ng iyong ama. Ama? Nalimutan ko palang bisitahin ang aking ama sa simenteryo para sa undas. Pasensya na, Maria. Kailangan ko ng umalis. Ganun ba? Ayos lang, Ibarra, pero... Dalhin mo itong bulaklak na ito at ialay sa iyong ama. Ilang akin na rin pagkikiramay. Tandaan mo, Ibarra, mahal kita. At ganun din ako, Maria. Mahal na mahal kita. Paalam. Mag-iingat ka, mahal ko. O Diyos ko, gabayan niyo po si Ibarra. Pwede bang sa ibang lugar na lang tayo maghukay? Tignan mo, bagong-bago pa tong bangkay na hinuhukay natin. Ano ka ba? Ganyan din sa iba, no? Pero, sariwang-sariwa pa tong hinuhukay natin, no? Kitang-kita pa yung laman, nandidiri ako. Makasera mo naman! Alam mo bang naranasan ko ng humukay ng bangkay na 20 araw pa lamang inililibing? At ang masama pa doon ay umuulan kaya nabasa kami ng bangkay at kamatay pa yung ilaw na dala ko. Ano ba yan? Huwag kang manakot, nangingilabot na nga ako eh. Hindi lang yon. Natanggal pa sa pagkakapako ang kabaang at lumantad ang kalahati ng katawan ng bangkay na ito at napakabaho ng amoy nito. Ako po! Bakit mo naman kasi hinukay? Sino bang nagutos sa'yo? Napakahalang naman nun. Napakarami mong tanong. Pero sige, para sa'yo kapapayapan ng iyong isip. Isang purang mataas na mataas ang mata sa nagutos sa akin. Eh ano namang ginawa mo sa bangkay? Dapat ay ilalagay ko sa libingan ng mga inchi, pero dahil nga umuulan na gabing iyon, ay tinapon ko na lang sa ilog. Teka nga, bakit ang damang tanong? Magtrabaho na lang tayo. Pasensya na po at hindi ko masyadong nadalawang puntod ng iyong ama. Ipinangako ni Kapitan Tiago na siya ang magpapagawa ng nicho nito. Tinamnan ko po ng mga bulaklak at nilagyan ng malaking krus. Tanda ko ay doon pa ang puntod niya. Teka, asan na? Ang alam ko ay naririto lamang yun. Ah, mabuti pa magtanong tayo sa sepulturero.
Magandang araw, Ginoo. May napansin ka bang puntod na may malaking krus? Bandaroon yon ayon sa aking alaala. Isang krus po ba na malaki na may nakaukit na dibuho at nababalutan ng yantok? Na maging ang lupa ay natatamnan ng mga bulaklak? Oo, yun nga. Maaari mo ba kaming dalhin doon? Ah, yun ba? Wala na yun eh. Sinunog ko. Sinunog? Bakit mo sinunog? Nahihibang ka na ba? Huwag kayong mag-alat, inutusan lang naman ako eh. Sa pagkakaalala ko, siya ay si Padre Garote na mas kilala bilang Padre Sal. Kung gayon ay saan mo nilipat ang puntod ng aking ama? Puntod? Ipinililibing yan sa libingan ng mga inchik pero dahil na... Sinunod mo naman? Huwag po kayong mag-alat dahil napagutusan lamang ako. Hindi ko rin naman yun ginusto. Higit pa roon ay tinapon ko na lamang ang bangkay sa halip na maisama sa libingan ng mga inchik. Hindi ba't mas mainam iyon? Wala kang konsensya. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala akong ginagawa sa inyo, mama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo. Wala talaga akong ginagawa sa inyo, mama. Baka lang kurang pinalitan ko na si Padre Damaso ang tinutukoy ninyo. Yan ang nababagay sa mga katulad mong magdanakaw! Kuya, tulong! Aray! Nay! Nay! Nanay! Buksan niyo po ang pinto! Nay! Buksan niyo po ang pinto! Nay! Nanay! Nay! Anak, saglit lang! Anak, ano nangyari sa'yo? Sino gumawa niyan? Ang kapatid mo, si Crispin, nasaan siya? Ayos lang po ako, Nay. At si Crispin ay naiwan sa kumbento. Oh, mahabaging Diyos, si Crispin. Ang anak kong si Crispin ay pinagbintangan nilang pula sa magnanakaw. Parang awa mo na. Tarihan mo po sana siya. Hindi naman nila sinasaktan si Crispin, inay. Hayaan mo na muna, anak.
Kumain ka na muna. Wala pong ganang kumain, Nay. Pwede po bang magpahinga na lang muna? Ganoon ba? Sige, mauna ka na muna sa iyong silid. Kukuha lang ako ng pamunas. Patawad, Crispin. Patuwarin mo sana ako. Nay! Hindi mo bibigay? Hindi mo bibigay, ha? Puno! Hindi mo? Tama na bigay mo! Hindi mo bibigay? Hindi mo bibigay, ha? Huwag po! Bibigay? Tama na po! Tama na! Huwag po! Nay, tuyo! Nay! Anak, Basilio. Ayos ka lamang ba? Nay, paano kaya kung tumigil na kami sa pagsasakristan? Magpapastol na lang ako ng hayop kina Don Ibarra. Tapos si Crispin, pag-aralin kay Piloso Potasio. Tas ikaw, tumigil na sa pananahi. Oo na. Sige na, anak. Tahan na. Ayos lang yan. Sinungaling! Nakataka si Crispin kagabi ayon sa sakristang mayor. Ngunit hindi naman bumalik si Crispin sa amin. Marahalin narito lamang siya. Makulit kang hangal. Siguraduhin niyo lang na wala si Crispin sa inyo dahil kapag nalaman namin na tinatago niyo siya, mapaparusahan kayo ng kamatayan. At isa pa, bantayan mo na mabuti ang inyong mga anak. Dahil sa tingin ko, magumana sila sa kanilang ama. Makakalit ka na. Pero, alis! Inanamang magnanakaw? Magtapat ka kung ayaw mong balikin ka namin! Inanamang magnanakaw? Nasaan ang salaping binigay sa iyo ng anak mo kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka na magsinungaling! Sabihin mo na lang kung nasaan ang mga anak mo! Ang pangani na katakas, saan mo nila yung maliit? Mga ginoo, si Crispin ay matagal na hindi umuwi dito. Pumunta ako kanina sa kumbento at ang sabi tama na! Ang mabuti pa, ibigay mo na lamang sa amin ang ninakaw ng iyong anak at papabayaan ka namin. Pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit na wala silang makain na hindi nila magagawa yun. Kung gayon, sumama ka lang sa amin sa kwartel. Spin! Basilio! Ang anak ko! Ano
Ihahanda ko na ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang kurang si Padre Salvi, Crisostomo. Bakit naman? Pakiwari ko'y binabantayan niya lahat ng aking mga kilos. Natatakot ako para bang ang kanyang matitik ay may ibang kahulugan. Ngunit hindi natin siya maaaring hindi kumbidahin. May kaugalian tayo dito. Isa pa'y narito na siya. Malamig ang hangin ngayong hapon. Baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasakit, Ibarra? Magandang hapon, Padre. Huwag kang mag-alala sapagkat nais lamang naming lumanghap ng sariwang hangin. Maya't maya ay papasok na rin kami. Kung yun, ay maiiwan ko na kayo. Nga pala, Padre. Isang kasiyahan ang magaganap sa bukid. Nais niyo bang dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa gubat Idaraos. Sa may malapit sa puno ng balite. Doon po napili na madalaga. Subukan kong makadalo, ngunit hindi ko mapapangako. Maraming salamat, Padre. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lamang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ako sa inyo. Tila may ibig, Mama Limos. Hindi kaya umulan? Magsipagdasal na tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Takpan niyo ang bangka! Delikado mong pasukan ang bangka ng tubig! Anong gagawin natin? Nanatili tayong kalmado. Mas mainam siguro kung lilipat na lamang tayo sa bangka ng mga kababaihan. Ihanda mo na ang paasing sasabaw. Kailangan maihulog ang mahuhuling isda habang hubukulo ang sabaw. Si Maria Clara na lang. Maaari ka bang umawit? Malulungkot ang aking mga awitin. Ayos lamang ba? Kung gayon ay sisimulan ko na. Minahal kita, minahal mo ako. Ngunit alhana ay sadyang nagbago. Kumukulo na ang sabaw! Mukhang masarap! Nakakaganil namang kumain. Nakakapagtaka. Bago pa man nangundas, ay wala na akong nahuhuli. Anong nangyari? Kalma lang tayo.
Mag-iingat kayo, Bar. Pangako ko, Maria. Ayos ka lamang ba? Maraming salamat at niligtas mo ang aking buhay, Senyor. Hindi ka dapat laging mapusok. Hindi mo dapat ginagawang biro ng ganoon ang kamatayan. Kung napahamak ka at sinundan ako, maaring nasa piling na ako ng aking pamilya. Siya nga pala, anong pangalan mo? Elias. Elias, Senyor. Ako si Ibarra. Ibarra ang aking ngalan. Maayong gabi, Pilosopo Tasyo. Nariyan ka pala, Ginoong Krisostomo. Ano ang may paglilingkod ko? Paumanhin po at naabala ko po yata kayo. Huwag mo nang isipin yan. Ako ay nasisiyahan sa iyong pagtalaw. May nais lamang po akong isang guni sa inyo. Bakit po kayo nagsusulat ng isang heroglipiko? Dahil nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon, ang aking mga sinusulat ay hindi pinahalagahan at sinusunog pa ito. Ngunit ang susunod na salinlahi, hikit na matatalino. At kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin na lang hindi pala lahat ng mga tao noon ay natutulog. Anong wika po kayo sumusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maari po bang gamitan ng heroglipiko ang wikang Tagalog? Oo naman! Nga pala, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ang iyong nais? Nais ko lamang pong humingi ng payo tungkol sa pagpapatayo ng paaralan at pag-alala sa aking kasintahan. Ah, matagal ko na rin yung pangarap, Daddy. Pangarap na isang baliw katulad ko. At isipin rin nila na ikaw ay isang baliw dahil humingi ka ng payo mula sa akin. Bakit hindi ka nalang humingi ng payo mula sa mga kura? Naniniwala po akong matutupad ang aking plano ng walang sagabal. Matutupad lamang ang inyong plano kung makikipagtulungan kayo sa mga taong tinutukoy ko. Makapangyarihan nga po ang mga kura, ngunit hindi ako sangayon sa kanilang mapang-abusong lakas. Ang pamahalaan ay walang pinapakinggan kundi ang kanilang kura. Subalit ang kanilang kamay ay dinidikta lamang ng kanilang isip. Para naman pong isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katotohanan, mayroon po bang dumaraing? Pipe ang ating bayan, kaya walang dumaraing. Sapagkat ang lupang inyong tinatapak-tapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik na kanilang mga kamay. Papahalik ng kamay? Hindi nyo na po ba naaalala na sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais ipaghiganti ang aking ama alang-alang sa relihiyon. Ay, iho. Huwag mong gawin ang iyong plano hanggat hindi mo pa natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Paniwalaan kaya nila na ang paaralang ipatatayo ko ang magiging tulay upang makalaya ang bayang ito sa kamangmangan at matuklasan nila ang pangangamkam ng kumbento? Mabibiguman kayo. Nakakatuwang ginawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na po ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya kagaya ni Padre Damaso. Maraming salamat po, Ginoo. Paano gumagana ang panghugos na yan? Ah, ito po bang aking imbensyon? Ganito lang po iyan. Nakikita niyo po ba ang mga batong iyon? Gamit ang imbensyon ko ito, kahit konting presa lang mula sa iisang tao ay kaya nitong itaas at ibaba ang mga mabibigat na bagay. Mahusay ka, bata? Saan ka natuto ng ganitong arkitektura? Ang lahat po ng aking natutunan ay mula sa aking ama. Sa mga Ibarra siya nagtrabaho at doon namatay. Dahil sa kanyang angkan, namatay ang aking ama, kaya nararapat lang na magbayad siya.
ninyo. Baka gusto ninyong maglagay ng kasaukan ng bato. Hindi na, Alcalde. Bayaan nyo na ang eskribano sa kanyang trabaho. Kung gayon ay halina kayo. Senyor, kung hindi ay hindi ko ipag-uutos na ihugas ang bato. Maria, mauuna na ako. Madali kayo. Hanguin ninyo ang kanyang bangkay. Ako nang bahala sa kanyang libing. Kailangan maimbestigahan ang pangyayaring ito. Huwag na, mahal na Alcalde. Papatayin niya sana ako, ngunit napatay niya ang kanyang sarili. Bigyan na lamang natin siya ng maayos na libing. Siyang tunay. Isa talaga siyang napakabait at napakapintag ang tao. Kahit na pumuti na siguro ang aking mga buho, wala tayong makikita pang taong sinbait ni Don Ibarra. Elias, ako'y nagagalak na makita ka. Halika't maupo, kaibigan. Sabihin mo sa akin ang iyong balita. Barak. Dahil ito ako, balaan ka, tanawin ang aking pangalaman. Pag-iingat ka dahil nagkalat na ang mga marami. Elias, masyado namang formal, kaibig. Sa tingin ko ay nagkakamali ka. Sa aking pagkakaalam ay wala akong kaaway. Batas ng buhay ang di pagkakasundo. Lahat ng tao ay may kalaban. Mula sa matataas na estado hanggang sa mga mahihirap na tao. Kaibigan, hindi ako naniniwala sa iyong palagay hanggat wala akong nakikitang konkretong rason. Napagtanto kong nanganganib ang iyong buhay, Ibarra, dahil may nagtatangka sa iyo. Noong gabi ng pagpapasinaya, ay ikaw ang pinupuntirya ng taong dilaw. Pininsinta niya ang kanyang sarili kay Nolwan, kahit malitang sahod makakuha lamang ng kaalaman. Narinig ko rin siya noong isang gabi na nakikipag-usap at ang paksa ay ikaw, Ibarra. Ganoon ba? Ngunit sa kabilang banday nakakahinayang. Sa mura niyang edad ay marami pa siyang maaaring matuklasan. Ha! Bulag ang bayan sa ustisya, Ibarra. Alam mo yan, siguradong makakaligtas siya sa hukuman. Kaibigan, tila na iba ang iyong pananaw sa mundo. Hindi ka gaya ng maordinaryong mamamayan ang iyong isipan. Naniniwala ka ba sa Himala? Ikaw ba'y nakapag-aral? Kung naniniwala ako sa Himala, hindi ako naniniwala sa Diyos. Dahil ang paniniwala ko sa Diyos ay parang pagtalon sa bangin. Inaasahan kong mananatili lang sa atin ang mga babala ko at ang mga binanggit ko sa simbahan. Apirmatibo, Elias. Sa tingin ko ay nagsisimula pa lamang ang lahat. Kaibigan, kung mayroon man, naway sa pagsiklab ng apoy ay magkapareho tayo ng pinaglalaban. Makakaasa ka, Ibarra. Palubog na ang araw, mauuna na ako. Itaga mo man sa bato ay babalik ako dahil sa aking utang na loob. Huwag mong kalimutan ang aking mga babala. Kailangan mo pang mabuhay, Ibarra. Paalam, kaibigan. Naway mag-ingat ka. Pupunta na rin ako sa bahay ng kapitan para sa pananghalian. Bakit kaya di pa dumarating si Padre Damaso?
Naririto ka rin pala, Ibarra. Naisa ulo mo pa ba ang mga leksyon mo sa ibang bansa? O naalala kong hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin napapawalang bisa ang pagiging ex-komunikado mo? Tila kilos pagong ang napakatalinong Ibarra. Mga tigaot, mga binibining, maaari bang tayo kumailunin na bago lumamig ang pagkain sa kapatid? Naalala nyo pa ba kung paano nabulok si Don Rafael sa kulungan? Subukan mong dungisan ang pangalan ng aking ama at hindi ako magdadalawang isip na lumaban. Huwag Ibarra! Alang-alang sa akin. Kumalma ka. Isa lang ang pinta natin. Ayoko pang pinta ng posisyon. Pag-ayos ka na at magsisipa tayo. Hindi mo ba alam na pinag-uusap kasama nila ng namang pangalan sa Diyo? Nakakahiya ka! Ayoko! Hindi yung mayag! Subis el resto, Sisa. Kantar! Ano? Usted! Por favor, dale un favor. Nagawa mo kay Sisa. Estupido! Kawal! Bihisan mo at pakainin si Sisa. Alagaan at gamutin ang kanyang mga sugat, hindi katulad ng ginagawa ng isa dyan. Naintindihan mo? Nakatakdangin natin si Sisa kay Ibarra bukas na bukas at hindi ako papayag na ganyang itsura ang madadatnan niya. Napagtanto kong umayaw si Dan sa tungkulin ni Maata sa kanya. Bakit kaya? Napagtanto ko rin simula noong tinanggihan ng kapitan ang iyong pagbitiw ay sumama na ang loob mo rito. Kagaya mo, ang lahat ng aksyon ng mga tao sa iyong paligid ay may rason. Dalawang uri lamang iyan. Mga rason na dapat mong malaman at mga rason na mas mabuting mantitiling lihim. Hindi ba pwedeng palisin na lamang si Ibarra dito? Magugulo lamang siya! Hindi ko magagawa yan sapagkat nagbigay ng malaking abuloy si Ibarra. Isa pa, mas malakas siya sa mga nasa posisyon kaya wala tayong laban sa mga mas makakapangyarihan. Iwan ko muna kayo. Mayroon lamang akong nakalimutan dalhin. Babalik ako matapos ito. Utos mula kina Altera sa Don na Consolacion. Maaari bang itigil ang palabas sapagkat sila ay nagugulabog sa pagtulog? Hindi maaari sapagkat magkakaroon ng gulo. Hindi maaaring itigil ang palabas na nagbibigay aliw sa nakaranali para lamang sa mahigpit na natutulog sa dalawa. Tumigil kayo! Sa kasamaang palad, hindi rin ako susundin ng mga tao doon, Filipo. Maaari bang huminahon muna tayo? Ititigil ang palabas kung ganito ang gulo ang mga pangyayari. Padre Damaso. Oh, buenos dias. Ito nga, si Lumar, ang inaanak ng iyong bayaw na si Carmen. Sa aking pagkakaalam ay may nais siyang liham na iparating.
hindi maaari. Akin ang aking salapi. Hindi ka taga rito. Lumayas ka! Kapatid nang namatay sa pagpako si Naya. Akalain mo naman, may lakas siyang loob na humingi ng pera sa akin porkit binigyan lamang siya ng 500 ni Ibarra? Malamang, pinalayas ko siya. Mabuti ang pagpapasyon niya. Maraming salamat. Magpapatuloy na ang rotasyon at malilipat na sa parokya ng Tayabas si Padre Damaso sa susunod na linggo. Batid ko at ito'y kakalungkot ni Maria. Subalit parang ama na rin niya si Padre. Sumama ang kanyang pakiramdam, buhat ng kaguluhan noong pista. Mas mainam na hindi sila nakikita nila iba. At baka lalo pang lumala ang karamdaman ni Maria dahil dito. Thank you, boss. Magaling talaga ang aking asawa. Kundi dahil sa kanya, marahil ay nasa lahat na ngayon si Maria Clara. Hey nako, pasalamat nga kayo at walang mas marangal na pasyente ang aking asawa. Kundi mapipilitan pa kayo na humarap ng ibang doon. Donya, Donya, Donya. Hindi mo ba alam na higit na nakakapagpagaling ang pagkakaroon ng malinis na budhi kaysa sa gamot? Hablando de malinis na budhi, bakit hindi nyo gamitan ng pangungumpisa ang asawa ni Alperes nang siya naman ay gumaling? Gina, ang sugat ay walang kinalaman sa sakit na budhi. Ang kumpisan ay makakapagligtas ng isang kasalanan gaya ng Alperes. Kung nangumpisan siya, sana'y nakaligtas siya sa pagbubumbong ng asawa. Mabuti naman kung ganun. Dahil nakakainis ang baliw na babae yun. Maaari mo bang sabihin kay Maria na maghanda na siya sa pagbubumbisal? At pakiabot na rin itong biyatiko upang siya'y ilubusang gumaling. Ititigil ko na muna do ang pagbibigay ng mga tableta sakaling makaramdam ka ng pamimingi. Hindi pa ba ako sinulatan mo? Maria, di makasulat si Ibarra dahil siya ay abala upang mapulambisa ang kanyang pagiging ekskomulgado. Tia, hindi pa ako sinusulat ang pangalan ni Ibarra. Huwag mo munang isipin si Ibarra bagkus itoon mo ang iyong pukos sa pangungumpisal. Kapitan Pablo, ikaw ba yan? Tama ka, ako nga. Kapitan Pablo, nagagalak ako makita ka. Alam po ang iyong nararamdaman dahil kagaya mo ay nag-iisa na lamang ako sa buhay. Elias, tatanggihan ko ang iyong paanyaya. Marahil dahil gusto kong panindigan ang ipagiganti ang aking pamilya sa mga dayuhan. Ni hindi man pinarosahan ng purang iyon, bagkus inilipat lamang siya sa ibang lugar. Anong klaseng mustisya yon? Sinira nila ang aking buhay sa pagbawi ng buhay ng aking pamilya. Buo na ba ang iyong desisyon? Manganib ang buhay kung ganoon. Mahirap kalabanin ng mga dayuhan dahil napapalibutan nila tayo. Oo, kaibigan. Hindi matatahimik ang aking kalooban hanggat hindi sila nabibigyan ng katarungan. Lulusob kami ng ibang bayan sa tamang oras kasama ng iba pang kapuspalad na pinag-uusig din ng pamahalaan. Gusto mo bang makibahagi? Nawalan din ako ng mga mahal sa buhay dahil sa pang-aabuso ng mga Taiwan. Ngunit hindi ako lumusob dahil baka madamay ang mga inosente. Madali naman itong gawin sapagkat magkaiba tayong sinapit. Mayroon akong kaibigan, si Ibarra. Maaari siya makatulong sa sitwasyon ngayon. Makakatulong siya upang iabot sa general ang hinaing ng bayan. Makikipagkita ako sa iyo pagkatapos ng 4 na araw upang sabihin sa iyo ang resulta. Kung sumang-ayon sa Ibarra, ay magkakaroon ng katarungan ng iyong pamilya. Ngunit kung hindi naman, sasama ako sa iyong layunin. Sige, Elias. Salamat sa iyo. Mauuna na ako. Paalam, kaibigan. Nasa iyo ang simpatsya ko. Mag-iingat ka. Bakit hindi sila nagbibigay galang sa akin, Tiburcio? Hay nako, mga injo, napakayabang talaga. Turuan mo nga sila ng urbanidad sa pamamagitan ng pagpokpok sa kanilang sombrero kagaya ng ginagawa ng mga pari at opisyales. Paano kung katpukin din nila? Bakit? Hindi ka ba lalaki? Pero, bilay ako.
Okay. Maaari mo bang ipaliwanag, senyora, kung bakit ganyan ang titig niyo sa akin? Maaari bang naiinggit kayo? Ako? Naiinggit? At sa iyo? Ah, oo. Naiinggit ako sa kulot mo. Bayaan mong turuan ng leksyon ang walang yang hampas lupang yan. Kilalanin mo na mabuti kung sino ang kausap mo. Sa bahay namin sa Maynila, kapag tenyente lang ay hindi pinapapasok, pinaghihintay namin sa pinto. Aba, ipagpangmanhin mo, Senyor Puneta. Marahil ay hindi nyo nga pinapapasok ang matinyente sa inyong pamamahay. Ngunit pinapatuloy nyo naman ang mga pilantod na katulad mo, labandera! Akala mo ba hindi ko alam kung anong klaseng tao ka ng mga kasama mo? Bistado ka na! Senyora, senyora, senyora! Iisa lamang ang tao sa buhay ko. Ikaw, ilan? Ha! Nang hahamon ka ba, Donya? Kung sinabi kong oo, mag-aaway tayo. Kung sinabi kong hindi, mag-aaway pa rin tayo. Hindi ba, Donya? Isa kang baboy! Bumaba ka rito at nang madurog ko ang marumi mong bunganga! Ha! Ano namang klaseng pananamit yan? Wala na ba kayong pananalapi para pambili nyo ng magagandang damit? Kasi alam mo kung wala, mas mabuti pang magnakaw na lang kayo sa mga tao. Yamang meron naman kayong mga sundalo. Andito na ako sa baba. Bakit hindi mo padurugin ang aking bunganga? Panay-dadal lang pala ang kaya mo, Senyor Puneta. Salamat at nagugulit akong sa mga babae. Kung hindi natadyakan na kita. Mga Ginoo! Mga Ginang! Maya kayo! Alperes! Don Tiburcio! Iwi mo na asawa mo! Mga Ginang! Magsidigil kayo! Huh! Tiburcio! Inuutusan kita! Hamunin mo si Alperes ngayon din sa barilan! Tara na! Pinsan! Linares! Linares, mauuna na ako. Hanggay sa isang maasahan ko sa ganitong panahon. Lumabas ka roon at hamunin mo ang Alperes sa isang barilan. Ha! Kung hindi, ay ibubunyag ko ang sikreto mo. Ha! Ikaw din ang mawawalan dahil hindi matutuloy ang kasalang ipinagkasundo sa inyo ni Maria Clara dahil isa kang duwag. Hindi. Napahiya ako. Nainsulto ako. Biruin mo ba naman na lumabas ang Senyora Punyetang yun nang may dalang latigo? Ha! At ito naman, itong isang to. Ni hindi man lang ako nagawang ipagtanggol at hinayaan lang akong mainsulto. Lalaki ka pa naman. Kapitan Tiago? Kapitan Tiago! Si Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ang may kasalanan ng lahat ng kaguluhan. Biruin mo ba naman at naglalakbay lang kami ng aking asawa na si Tibo at bigla na kaming sinugod sa isang away. Hindi ba, Linares? Ama, maaari na ba akong pumasok sa aking silid? Ako po'y mauuna na. Aha! Papakasalin mo ang lalaking iyon. Doña Victorina, huminahon ka. Pag-uusapan natin to ng masinsinan. Pansamantala, ito ang 1,000 para yan sa pagpapagamot ni Maria. Salamat at maaari na kayo lumisan. Sige, Kapitan. Ibarra! Nol Juan, kaibigan! Mukhang nangangamba ka. Anong sumasagi sa iyong isipan?
Batid kong baka hindi matapos ang konstruksyon ng pamahalaan. Dahil sa mga usap-usaping maraming gustong magpatigil nito. Huwag na kayong mag-alala. Sapagkat tanggap na muli ako sa simbahan. Hindi naman mahalaga ang pagiging ekskomulgado mo, Ibarra. Sapagkat maging kami rin na ekskomulgado. Nol Juan, ibigay mo sa akin ang talaan ng obrero. Sige, Ibarra. Ibarra? Ibarra! Tara, sumama ka sa akin. Tayo'y mamamangka sa lawa upang pag-usapan ng isang napakalagang bagay. Sandali lamang, kaibigan. Pasensya na at mauna ka na sapagkat mayroon pa akong hinihintay. Ibarra! Ito na nga pala'y pinapakuha mo. Maraming salamat, Nol Juan. Walang anuman, Ibarra. Wala si Elias dito. Pasensya na sa abala kay Bill. Ipagpatawad mo ang kapangasang ko sa pag-usap sa inyo. Nagkakamali ka, kaibigan. Kailangan mo akong dalhin sa bayan na iyon. Nakikita mo ba ang kampanaryo ng simbahan? May isang masamang pangyayaring nagtutulak sa akin na pumunta sa bayan iyon. Masamang pangyayari? Oo. Di sinasadyang nakasalubong ko ang tiniente habang papunta rito. Naalala kita. Alam kong kilala ka. Kaya't upang makaiwas ay sinabi kong pupunta ako sa bayan iyon. Bukas ng hapon ay magkikita kami. Tila masyado siyang mag-ilaw sa aking presensya. Salamat po sa inyong pag-aalala. Ngunit sana ay hinayaan niyo na lamang sa sumama. Paano ka? Hindi niya ako makukulang. Dahil paminsan-minsan niya lamang ako makikita. Ay, napakamalas ko ngayong araw. Siya nga pala, anong nais mong sabihin sa akin? Ako ang sugo ng samimpalan. Mayroon kami na pagkasunduan ng puno ng mga tulisan. Kumingi sila ng tulong mula sa pamahalaan. Naabuso na ang kanilang mga pagkasunduan. Handa akong gamitin ng pera upang humingi ng tulong sa mga kaibigan ko sa Madrid at sa Kapitan General. Ngunit baka lalong makasama sa sitwasyon ang iyong balak. Bakit naman makakasama, kaibigan? Ang pagbabawas sa kapangyarihan ng sibil ay makakasama sapagkat baka mapahamak na naman ang mga mamamayan. Kung kailangan gamutin ang isang sakit, kailangan gamutin ang sakit mismo, hindi ang sintomas. Pag-isipan mo na mabuti, kaibigan. Matagal lang nauuhaw ang mga pamilya mula sa pang-aabuso. Hindi pa ba ito ang panahon para gumising? Mahal ko ang bayan, ngunit hindi ako papayag. Para sa mga sawing palad, umasa na lamang sila sa Diyos. Kahit na malayo ang aking bahay, may naririnig akong mga panaghoy at pagigbig. Tinanggap na ng alkalde ang aking pagbibitiw sa aking tungkulin. Ngunit ang iyong pagbibitiw ay hindi nararapat at napapanahon. Sa panahon ng digmaan ay dapat na manatili sa tao ang kanyang puno. Iba na talaga ang bayan na 20 taon na ang nakalipas. Nakikita ko na ang naging bunga ng pagtayo sa Pilipinas ng mga Europeo at ang pagtayo ng mga kabataan sa Europa ay nasisilayan ko na rin. Paano mo naman nasabi, pilosopo? Noong una, ang mga kabataan na nakapag-aral sa Europa ay nakakakuha ng mga malalawak na kaalaman sa mga asignaturang matematika, agam, wika, at iba pang mga kaalaman na itinuturing na enerhiya sa utak. May kakayahan na rin ang mga tao na pangasiwaan ang malawak na daigdig na kanilang ginagalawan at tinitirhan. Sa panitikan naman ay may mga taong lumilitaw na makata, nagpapahayag na makaagham at maraming pagsubok. Hindi na rin kayang pigilan ng kumbento ang paglaganap ng modernong kabihasnan. Hindi ba't mabuti ito para sa bayan? Nagiging maalam na ang mga mamamayan. Nakakatuklas na ng mga kaisipan na kritikal para sa pagunlad. Tama ka, Don Filippo. Ngunit kasabay nito ang pagtutulot ng halo-halong opinyon na ikinakatakot kong magtulot ng kaguluhan dito sa ating bansa. Kailangan mo ba ng gamot? Tila nangihina ka. Ang mga namamatay ay hindi na nangangailangan ng mga gamot. At sa ilip, ang mga naiwan ay nangangailangan nito. Maaari mo bang sabihan si Ibarra na magkapag-usap sa akin? Sa tingin ko'y malapit na akong lumisan sa mundong ito. At naniniwala akong tumatahak pa rin ang Pilipinas sa Karimlan. Maaasahan mo ko, pilosopo. Paalam.
Alperes! Alperes! Tanawin mong yung mga kambing. Sinisira nila ang aking bakod. Atras! Atras! Nanganib ang buhay ng lahat. Meron napipintong pag-aasa na gagawin sa gabing ito. Nalaman ko ito sa isang babaeng na umpisal sa akin. Sa salakay hindi yung mananong tulisan, ang bento at kwartel! O sige, Kura. Paghahandaan natin ang paglusob ng mga insurrectos. Apat na gwardiya si bilang aking tatalaga sa kumbento. Ibarra! Ibarra! Kailangan kong kausapin si Ibarra. Ibarra! Ibarra! Kailangan kitang kausapin. Patutuloy ang pag-iibag sa iyo, mamaya gano'n. Base sa aking mga natuklasan, ikaw ang kapural at nagbayad sa aking mga kalaban. Itiyak ko ang pangalan mo ang isisigaw ng mga sino mong mga. Bigan, nanganib ang iyong buhay. Huwag ka mag-alala sapagkat wala silang ebidensya laban sa akin. Maliban na lamang kung makita nila ang aking mga kasulatan. Ang iyong mga kasulatan, kailangan natin sunugin ang iyong mga kasulatan. Ito kay Nami. Mayroon ba silang mabibigang ebidensya rito? Oo, siya ang aking lolo. Maria Clara, ayaw mo bang kumain ng hapunan? Wala akong ganang kumain, Sinang. Para punta tayo sa piano. Alam mo, Sinang, mayroon akong gustong malis dito. Kilala ko yan, ang multo. Ang multo ni Padre Salvi. Tama. Tama ka, Sinang. Oras na. Ang nanatiling aksyon ko na lamang ay maghintay at sumabaybay. Kung magpapatuloy ang paghihimagsik o mananatiling nakatago ang kanilang bagsik. Maria? Kailangan mo sumama sa akin! Sasama ako. Hindi mo kailangan gumamit ng dahas. Aminin mo na! Si Ibarra ang pinuno nyo! Aral! Dagdagan mo pa, bibigay rin yan. Wala na siyang buhay. Bumalik na tayo sa kwadra at bigayin ng kahit ano pang impormasyon kay Andong. Tila ang mga nag-aaral sa mga Hiswita sa Ateneo ay lumalabas na pilibustero. Iyan ang mga nagiging kalaban. Padre, ikay nakararapat na makatanggap ng mitra. Mitra? Mitra ng obispo? Bakit hindi naman? Ang mitra ay madali pinamibigay sa Panginoon. Ayan na nga bang sinasabi?
Ikaw ang nagsabi na makapagmabutihan ako kay Kapitan Tiago, lalo na kay Don Tisosto mo dahil mayaman siya. Wala akong sinasabing ganyan. Hindi ba't ikaw mapilit na anyayaan siya sa panahalian? Oo, pero ikaw itong walang ginawa kundi purihin si Don Crisostomo. At nakipag-usap ka pa sa kanya noong gabi iyon. Hindi ko naman alam na pupunta siya doon. Ay nako, kung lalaki lamang ako, pupunta ako sa Kapitan General at ihahandog ko sa kanya ang aking paglilingkod laban sa mga naghihimagsikan. Quick video! Magandang hapon, Don Primitivo. Magandang hapon. Magandang hapon po. Upo ka, upo ka. Asan ka na? Alam mo ba ang tungkol sa pag-aasa? May utang ba kayo kay Don Crisostomo Ibarra? Inanyayaan siya ni Tinong na kumain ng pananghalian. Binati niya ito nang magkita sila sa tulay at nakita ito ng maraming tao. Hindi tama ang nangyari. Hindi kayo dapat nakipagmabutihan sa kanya. Ang mabubuting tao ay napaparusahan dahil sa mga masasamang tao. Ang mabuti pa, ihanda niyo na ang huli ninyong habilin. Tay! 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 Tubig! Tubig! Kumuha ka ng tubig! At tumawag kayo ng doktor! Bilis! Mabuti pa eh. Magsadya kayo sa Kapitan General at bigyan niyo siya ng regalo. Isang tanikala o singsing. Sabihin niyo na pamasko ko ito. At wasakin niyo at sunugin lahat ng dokumento na maaaring gamitin laban sa inyo. Dadalhin kita sa bahay ng isang kaibigan ko. Ihahatid ko doon ang salapi sa Mandaluyong na itinago ko sa puno ng balite. Ito ay magagamit niyo upang mag-ibang bansa. Pangingibang bansa? Makakapamuhay kayo ng tahimik sa Espanya. Maraming tutulong sa inyo doon upang kayo'y mapatawad. Dalawang beses mo nang niligtas ang aking buhay, Ibarra, kaya marapat lamang natulungan kita. Sumama ka sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Pareho tayong sawimpalad ng ating sariling bansa. Dito ko nais mabuhay at maging masaya. Ngunit bakit pilit niyo akong pinapa? Sa ibang bansa, ay maaari pa kayong magtagumpay. Kung dadanasin niyong hirap dito, ay baka'y takol niyo pa ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang ninais kundi ang kapangalan ng aking bahay. Hindi ninyo ako nauunawaan. Itinuro sa inyo ang pag-ibig sa bayan ng inyong mga ama dahil sa inyong mga kabataan nakasalalay ang kayamanan. Ngunit kapag naranasan ninyo ang gutom, hirap at pag-uusig, ay baka itakwil ninyo ang sariling bayan. Patawarin mo ako sa mga sinabi kong masasama. Ngunit ito ang totoo. Tignan mo ngayon, kaunting tugis at tinuturing na kaaway ng mga kalaban. Kaibigan, malinaw na sa akin ang aking pagkakamali. Malinaw na sa akin ang sakit ng bayan na nangangailangan ng pamilas. Isang kanser na kailangan sa akin na patayin. Kung nagtanggol sa bayan ay isa na ngayong pilibustero. 300 na tayong nasusugpo sa kanilang pangalipusta. Nawawala na tayo ng panalangin, pag-asa sa Diyos. Ibarra, natuklasan na nila ang iyong pagdakas. Nirasyonan ko po ng damo ang kurato kom sa Maynila. Sige, maaari kang magpatuloy. Ngunit, may isang bilanggong nakatakas na ngayon ay pinaghahanap. Kung siya'y nakita mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Paano ko siya makikilala? Mahusay siya magwikang Kastila, kaya huwag kang magtitiwala sa kahit kanino. Iwas ako upang mapagkamalan nila ako taga Peña Francia. Elias, sa lalong madaling panahon, tayo ay maghihimagsik. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawimpalad. Hindi ang itakwil ang Espanya. Kung gayon ay gagawin ko ito ng mag-isa.
Matapos ko silang tulungan na ito ang gaganti nila sa akin. Kailangan ko itong mailantad sa bayan. Maaari niyo ba akong ihatid sa mundo? Malapit na tayo sa sandaan. Maraming magagandang alaala ang hindi ko na may babalik dito. Ito ang Palwa. Umiga ka na at tatakpan kita ng bayo. Sostomo, mauli na tayo. Ikaw na mamangha, tatalon ako. Bakit? Lulundag ako upang ako ang kanilang tibisan. Ililigaw ko sila. Huwag ka nang umalis. Umaban na lamang ka. Wala tayong magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng iyong ninuno. Natatakot ka, no? Narito ako upang masaksihan ang kasal mo. May sakit ka na naman ba, anak? Bakit namumutla ka? Wala ka bang tiwala sa akin na ama mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo. Tulungan niyo akong sirain ang kasunduan ng aking mag-isang dibdib. Ngunit na... Wala na si Crisostomo. Wala nang dahilan pa para ako'y mag-iis. Kung buhay pa sana siya'y maaari ko pang pag-iis ang lahat sa pag-asang ako'y makakatakas pa sa kalagayan ito. Ngunit patay na siya at ang nagtitira na lamang sa akin ay ang kumbento o ang kamatayan. Ganyan mo ba siya inibig? Patawarin mo ako sa mga idinudulot ko sa iyong kasawian. Minahal ko rin ang iyong kababata, pati na rin ang kanyang ama. Subalit, natuklasan kong siya ang magiging sanhi ng iyong kasawian. Kaya't kinamuhian ko sila. Ikaw ang tanging kong kaligayahan, Maria. At mas pipiliin ko ang makakabuti sa iyo. At ang ikaliligaya mo. Kung totoo lahat ng inyong sinasabi, hindi nipapayagan ang aking kasawian. May wala ni si Crisostomo. Nais kong magmongha. Mangmongha? Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Maraming misteryo ang nasa loob ng kumbento. Hindi ka ipinanganak upang ipakasal kay Kristo. Maniwala ka na lang sa akin, anak. At matututo mo ring mahalin si Rilares. Mamili ka, kumbento o kamatayan. Diyos kong mahabagin. Gawin mo ang ibig mo. Magmongha ka. Huwag ka lamang mamamatay. Diyos ko, ako na po ang iyong parusahan. Huwag lamang ang aking anak. Kailan nga ba ang kasal ni Maria Clara? Hindi ko alam. May sulat akong natanggap. Ayokong basahin dahil natatakot ako sa aking malalaman. Naawa ako kay Jesus na. Ang sabi, kung hindi kay Linares, ay malamang napitay na si Kapitan Tiago. Ano kayang gagawin ni Maria Clara? Maswerte kayo na kayo ay napawalang sala. Hindi katulad ng iba nating mga kababayan, mas malala ang kanilang natamo. Kayo, ang pinsala niyo lamang, ay sunugin ang mga libro niyo. Hindi ba't nasa bayan siya ng manggagamot? Magaling na ba siya? Depende naman sa gamot. Ah, pinalayas si Sisis sa kanyang tahanan. Kaya siya'y natatakot na matagtangan ang isang kaibigan ni Crisostomo Ibarra. Siya ay nakatira sa bubad na yun. Inay! Inay! Ito si Basilio!
Emilio? Basilio? Basilio, anak ko! Pasensya ka na kung hindi ko kayang iligtas kayong dalawa ng kapatid mo. Sapagkat kahit ang sarili ko, hindi ko man lang kayang iligtas. Sa kabilang buhay, tatatagan ko ang loob ko para sa inyo. Inay? Inay! Inay? Inay? Inay! 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 Sino ang babaeng iyan? Siya ho ang aking ina. Pasensya na. At hindi kita matutulong ilibing ang iyong ina. Ganito, kumuha ka ng punong kahoy at tabunan mo ang aming bangkay at silabin upang tuluyan kami maging abo. Bata, may binauna akong kayamanan dyan sa tabi ng puno. Kung walang kukuha, ay iyon na yan. Gamitin mo sa iyong pag-aaral. Ako'y mamamatay nang di man lang nakikita ang ningning ng pagbubukang liwayway ng aking bayang minamahal. Sa mga mapapalad, huwag niyo sanang limutin na mga sumi sa dilim ko.